Ang paru-paro at ang unggoy. Isang araw, sa taas ng puno na malapit sa bundok, binagmasdan ni Unggoy ang kanyang paboritong bulaklak habang kumakain ng saging. Ang ganda-ganda talaga ng bulaklak. Gusto ko siya pagmasdan araw-araw, wika ng Unggoy sa kanyang sarili. Pagkatapos niya kumain ng saging, itinapo ni Unggoy ang balat ng saging at humiga sa kanyang sanga. Nakita ito ni Paru-Paro at nilapitan niya si Unggoy. Unggoy, napansin ko nahulog mo ang balat ng saging na iyong kinain sa lupa. Ang wika naman ni Unggoy, nako, sadya iyan, Paru-Paro. Lagi kong itinatapon ang mga pagkain ko sa lupa. Kaya pala ang daming basura. Hindi mo basta-basta na lamang tinatapon ang mga basura mo kung saan-saan. Maaari kang magdulot ng trahedya. Meron namang mga mabasurahang malapit dito ah. Doon mo nalang itapon ang mga basura mo, paliwanag naman ni Paru-Paro. Hay nako Paru-Paro, tigilan mo nga ako. Ang tagal kong nang ginagawa iyan. Wala namang nangyayaring masama. Ang galit na sagot ni Unggoy. Umalis ka na nga, sinisira mo araw ko. Ang pabulyaw na sabi ni Unggoy at lumipad si Paru-Paro nang walang imik. Isang madilim na gabi, habang natutulog si Unggoy, sa taas ng kanyang puno ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at hindi niya ito napansin at sinubukang ulit matulog. Ngunit sa halip na makatulog, ay napatayo pati si Unggoy dahilan sa may bigla siyang narinig na malakas na tunog. Nagsimulang manginig ang kanyang puno at muntikan na siyang mahulog. Napatalikod siya at nabigla na lamang sa kanyang nakita lupang bumubuhos mula sa bundok. Isang landslide! Walang nagawa si Unggoy kundi sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! At tumumba ang puno at hinimatay kasama si Unggoy dahil sa takot. Ito ang resulta ng pagtatapon mo ng mga basura mo sa kalikasan, Unggoy. Ito ang trahedya na sinasabi sa iyo, Unggoy. Paliwanag naman ni Paru-Paro. Napansin ni Unggoy ang parte ng lupa kung saan nakatanim ang paboritong bulaklak ni Paru-Paro. Natabunan ito ng lupa at ng maraming basura. Paru-Paro, patawad, nagsisisi na ako sa kasalanang aking ginawa. Nagbabago na ako, hindi na ako magtatapo ng basura sa kapaligiran. Kung kaya mong magbago, Unggoy, talagang hindi mo na ito gagawin. Pinapatawad na kita, pero tulungan mo ako at ng iba pang mga hayop dito para mabigyan muli ng buhay ang ating tahanan at patawarin ka rin ni Inang Kalikasan. Simula noon, hindi na muli nagtapon si Unggoy ng basura kung saan-saan na lamang. At unti-unti ay nabigyan ng buhay ang kanilang tirahan, malinis at mapayapa. Ang aral po ng ating kwento natin ay kung may itanim ay siyang aanihin. Magtanim tayo ng mabuting gawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga nila, do unto others as you would like others do unto you.